Nagazono, Kuzumasa, Nagashima, Hokuto, Kumamori, Shutai, Kamioka Junji, Tomatima. Pinakilala kami ng common friend namin. Actually, hindi ko in-expect na may kilala ko siya kaagad. Wala akong expectations. Kasi nandun ako sa point ng life ko noon na parang wala, masaya lang ako. I'm not expecting anything in a relationship. Okay ako kung may mamita ko, okay lang ako kung walang dumating. Parang inisip ko pa noon, magmamadre ako. Ang usual impression kasi sa kanya is mukhang stricto, mukhang masungit. Noong una ko siya nakita, yung typical girl na maarte, ganun, mayaman, ganyan, na parang sobrang puti niya. Tapos parang ako, sabi ko, ano ba ito, naliligo ba ito sa gatas? Gabi-gabi, ganyan. Parang nagulat lang ako na ako, yun yung naging impression ko sa kanya na mabait, ganun. Kasi hindi yun yung usual na impression of him. Hindi ko in-expect na very down-to-earth person. Parang I can bring her anywhere, ganun. Jollibee man yan or karinderya man yan, ganyan. Right from the start, parang it was clear to me na gusto niya ako. Actually, na-feel ko siya kaagad. Parang nag-iiba ako. Nag-iiba ako sa kanya. Hindi siya yung typical na babae na nakikilala ko. Time na sinagot ko siya, alam ko na siya talaga. Nung dumating siya, parang na-inspire ako kung ano yung relationship niya with God. Hindi siya yung type na hiniwalay niya ako sa family ko. Parang naging siyang part ng family. Being closer to God din, hindi niya talaga kaya magsinungaling. Mahilig siya sa music. So, kaya mapatugtog yan, tapos kakanta yan, parang feel na feel. Yan. For me, cute yun. Ganun. Ewan ko, hindi ko alam kung ma-explain ko ngayon. Yung kung paano niya ako tingnan. Yung pag tumingin siyang ganun, parang basta nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Kami ni Chrissy, sobrang open kami sa isa't isa. As in, nakikwento namin lahat ng mga gusto namin sa bihit. As in, kwentuhan talaga na nasi-share nila everything. Yun din yung tine-treasure ko. Or forever ko iti-treasure. Sir, closer mo na. Lagi niya kasi sinasabi pagka kinasal na kami, pagluluto niya ako araw-araw, ganyan. Ako mahilig magluto, gusto ko siya mapaglutuan, everyday, ganun. Kung ano kami from the start, ganun pa rin kami ngayon. Walang changes, as in, walang adjustment. Nilove mo ko kung sino. Kasi wala kang binago. With every heartbeat I've left, I will defend you everywhere. And I'll do better. Thank you. Yun din yung naalala ko, yun yung una kong sinabi sa'yo. Nung, oh my gosh.
Yun, yun yung una kong sinabi sa'yo, nung una mong sinabi na, na love mo. Kasi hindi pa akong makasagot kundi thank you. Kasi ano, sobrang ano talaga, sobrang saya ko with you. Promise ko kay Daddy nun, kung paano niya kami nirate, kung paano niya kami tinuruan mabuhay dito sa mundo, ganun din ang gagawin ko sa magiging family natin. Thank you for respecting my non-negotiables, tsaka for bringing me closer to God. Kasi mula nung nakilala kita, ang parang lalo ko na-inspire to be a better person. Parang mas gusto ko maging better daughter, better sister. Basta better everything. I love you so much. Thank you. And I love you. Yun lang. I still. Chut, tama. Teka, udah, say.